Hello po mga kagandang buhay! At dito na po ako sa maliit na Itikan Ventures ng atin pong agriculturist, Ron's Farm Official. At with love po ito mga kagandang buhay, with happiness, with love, at saka po with dedication para po mapalaki namin ang itikan na to ni Ron. At para maka-inspire din dito sa mga nanonood dito na mga farmers dito po sa aming lugar. Kasi tinitingnan nila, mukhang nakukumbinsi din sila mga kagandang buhay na maganda talagang mag-alaga ng itik. Kasi kulang na kulang po talaga ang production namin ng itlog dito. At sa Luzon pa po kami, kailangan kumuha ng balot at saka ng itlog, alat po mga kagandang buhay. So, another 250 heads mga kagandang buhay ito. At mapapansin ninyo, medyo hindi na po ito gaanong maliit like po doon sa una naming pag-alaga at pagbili. What's na mga kagandang buhay for more? Papunta na po tayo sa itikan ni Ron. Pero ayan po yung mga kawayan, no? Na binili natin sa bundok. Mas nakakamura po tayo. Kapag dito lang po tayo sa bundok, nagbili ng kawayan. Kasi gagawin ni Ron, gagawa po ng kubo dun sa gitna ng itikan. Para hindi na po kami mag-egg hunting po, mga kagandang buhay. Ang hirap. Ang hirap po maghanap ng maitlog at nasisira pa po kung hindi makita. Kaya yung diskarte ni Ron, para po sa hindi masyadong magastos na building dahil wala pa naman po siyang maraming ipon, mga kagandang buhay. Ano lang, light material pa rin po. Kaya ma-inspire ulit po dito sa simple pero kumikita pong pag-alaga ng itik ng ating agriculturist, Ron's Farm Official. Napakagaling po ng diskarte ng ating mga tao po, mga kagandang buhay. Ayan, para pakain sa ating baka, dito lamang po kumuha ng mga damo. Sila Jason at saka si Jojo, ang ating masisipag na tagapag-alaga ng ating mga baka. Yay! Anong oras kayo pumunta dito? Ilang oras nyo yan binanatan? Isang oras lang na pangunguha. So araw-araw dito kayo kumukuha ng pakain? Ginigiling mo pa yan? Hindi na? Hindi na daw ginigiling, mga kagandang buhay. Napakasipag po nilang alagaan yung mga baka natin sa farm. Grass cutter po nila, mga kagandang buhay. So, ayan, puno. Isang araw lang nilang kain yan. Isang kain po nila ang lahat ng ito. Nasa ilang sako lahat yan? 15. So, isang oras lang ninyo tirinabaho yung 15. Marami, no? Maraming damo. Hindi maubos-ubos. Oo. So, lalo na pag napier. So, maghanap tayo ng lupa na mapagtaniman natin ng napier po, mga kagandang buhay. Ayan. O, silipin natin mga bibi ni Ron. Kasama po, of course, si Tracy Girl. Wow! Ayan, at ang ating engineer na busy sa kakachika. Mga plano, orders ng mga materialis. Ayan, para po sa ikakaganda at ikakabilis ng trabaho. Kaya, ang mga ano po natin, ang mga katuwang sa ating mga hanap buhay, mga kagandang buhay, napakagana pong magtrabaho. Kapag masaya, wala pong tamad, nagkakasundo. Yay! Tingnan nyo, hindi takot umitim si Jojo, oh. Lalo na si Jason, oh. Nagkaroon na si Jason ng, ano nga yun, Trace? Sunscreen. Nag-sunscreen na si Jason. Sana siya ba? Oh. Nag-sunscreen ka na? Opo. Oh, opo. Pati liig ha? Batok. Lagyan mo. Liig, batok. Kasi maiitim ka. Nako. Yan. Heart trap to ng sultida eh. Kaso lang, nangitim na ngayon sa kakakuha ng kumpay ang ating heart trap. Dati po, sobrang kinis. So, hindi ka ba nawawala ng confident dahil umitim ka na ngayon? Wala naman. Mas lalong pumupugi, no? Tall, dark, and handsome.
Iya-iya pa yung Jason natin. Kaya ganun po yung mga masipag, hindi takot sa init. Hindi kagaya ni Trace. Hindi kagaya ni Trace, takot sa init yan. Engineer natin, nag-uumpisa pa lang po na umitim. Tingnan po natin after na matapos itong trabaho na to. Siya po mag-wielding, mga kagita mo, napakagaling po yung wielder. Wow! Boss na? Ay, ka naman, boss! Yeah. Alis na po ang ating mini-mini Mighty Mo na Saltida store na ginawa na lang na pangumpay. Dali sana sa Boracay yan, kulay puti. Ginawa ng service dito. So, okay. Puntahan na natin yung bibi ni Ron, yung kanyang maitik. Puntahan na po natin. Nagpapahinga na po yung mga umiitlog niya, oh. Nakakatipid po kasi sa feeds kapag ma-free range din po sila. Wow! Ah, di ba mga kagandang buhay? Ayan. Meron po tayong ekstrang lupa pag nabili natin yon. Kaso lang bulubundukin talaga. Pero ano natin, i-cultivate. Ayan. Ang importante po, malayo sa mga tao itong area na to. Walang maglilikramo sa'yo. Wow! So, mga bibi ni Ron, itik. Ayan na. May ligu-liguan sila. So, napaka-perfect po talaga itong lugar na to. Tingnan nyo mga kagandang buhay. Walang mga bahay po dyan. Walang mga bahay. Yay! Oh. Di ba masaya, Trace, ang farming? Oh. Yes. O, oh, yan o. Oh. Magiging ate na yan. So, cultivate na lang natin yan. Yan na natin. Ito po yung building ni Ron. Sa pag-umpisa po ng kanyang maitik. Ayan naman yung kanyang puguan. 5,000 heads. Marinig natin. 250 pa lang po itong second batch niya. Mga kaganda buhay, 250 din po ang unang batch. Tapos, meron pa po siyang 500 heads. Yan natin, silipin natin. Okay. Yan, kasi yung siho niya dati, mga kaganda buhay, mas maano pa dito. Mas maliit. Oh, ito, malaki-laki na ito, nabili niya. Kaya walang mortality, wala pong namatay, di ba? Ay, ilan ang piraso? Mga lima nung dumating. Tatlo lang. Ayan. O, ayan po ang bagong itik. Meron Farm Official. Wow! Pagka nag-ano ka, mga kagandang buhay, nag-upisa ng itik, huwag muna mag-upisa sa marami. Dito sa Itik Pinas. Kasi syempre, bibili ka ng marami, wala ka pang experience mag-alaga. So, yun, ang study ni Ron doon sa 250 nung nauna. Naging successful naman po, mga kagandang buhay. Kahit bumili po kami ng 500 itong sana, pero kulang din naman po sa supply, 250 lang po nabigay. Tapos, in-schedule si Ron ng another 500. Tapos, magdadagdag po, mga kagandang buhay. Yay! Yun na po. Sa pag-umpisa ng itik farming. Ang mga bibi, so far healthy po, mga kagandang buhay. Wow! Oh, nakakatuwa po dahil, syempre, pag may ganito lang po na space ka, gaya ng space namin dyan, lagyan po namin ng net, ang palibot, napaka-easy na po kasi hindi naman masilan ang bibi po, mga kagandang buhay. Yay! Hindi po masilan alagaan, basta alam mo na po yung mga diskarte. Alam mo na kung paano sila itlog, maraming production, ano po, kadaming pagkain. Yun po pinag-aralan ni Ron kung ano ba mga sakit na kadalasan po ay nasa mga bibi, paano gamutin. Oh. Kaya familiarization po mga kagandang buhay hanggang ma-perfect. No, langoy-langoy na yung mga bibi, oh. Halos nangingitlog lahat.
Kahit kunti lang po yung lalaking bibi, kung hindi ka naman po nag... anong tawag niyan? Nagpapabuto. Itlog lang kailangan. Hindi ka naman nagpaparami. Kaya kunti lang ang lalaki, okay lang. Oh. Ganda ng langunyan nila. Nature talaga to, nature. Wow! Oo. Kasi yung iba sa batya lang sila lumalangoy. Pero itong kay Ron, nature gidya. Wow! So malaki talaga yung langunyan niya. Kahit mag-alaga siya dito ng mga 5,000 itik, pwede na. Pero unti-unti lang daw muna ang pag-alaga ni Ron. Dito po sa lugar namin sa Aklan, kumukuha pa po kami ng mga itlog alat sa Luzon or Batangas or Mindoro. Kaya ang mga itlog po ni Ron dito ang ginagawang itlog alat, medyo ano po, kulang na kulang. Aww. Kaya dito po sa lugar namin, napakakunti po ng farmers. Halimbawa, yung mga nag-aalaga po ng bibi, napakakunti. Kaya ang market po, napakalaki. Oh, start ka dito sa 1 month old. Kasi nung una kasi pag-aaral ni Ron, naku, siho pa lang talaga mga kaganda buhay. Ang liit-liit, di ba? Nasubaybayan nyo rin ba? Siho pa lang talaga yung liit ba? Pero ito, hindi na siya bumili ng ganun kalaki. Kasi mas risky po yun. Ito na, ganito na kalaki yung binili niya. Bakit mga kagandang buhay? Kasi makasiguro ka talaga po mga kagandang buhay kaysa sa ready to lay. Kasi minsan yung ready to lay, hinahaluan po ng matatanda. Oh no! So lugi ka nun agad mga kagandang buhay kasi mangitlog. Titigil na kasi matanda na. Oh no! Pero dito, ganito kalaki, sigurado ka po talaga na ayan, batang-bata po yung nabili mong bibi. That's why po na hindi kami bumibili ng... ready to lay. Ayan. Di kami bumibili noon, mga kaganang buhay. Gusto ng agriculturist natin na ganito, siya po talagang magpalaki hanggang mangitlog. Kasi ang iba naman, sabi nila, mas makakatipid sa oras, makakatipid po talaga sa siguro, sa pakain kapag ka ready to lay na. At in a short period of time, harvest na po mga kagandang buhay. Pero kanya-kanya rin po naman ang diskarte natin sa farming. So, meron naman pong sabi kay Ron na mas maganda yung ganito. At saka gusto rin ni Ron sa pag-aaral niya para masiguro talaga na ang mga baby niya, siya nagpalaki hanggang mangitlog. So, wala pong halong matatanda. Kasi meron naman pong mga negosyante na poor play mga kagandang buhay. Meron naman pong mga gano'n na negosyante na talagang honest. Wow! Pero kung ikaw naman po ay farmer na naniguro, na hindi nahaluan na matatanda ang iyong mga bibi, ito po ang discarding dapat. Ganito lamang po kalalaki ang inyong alagaan. Kasi hindi natin alam eh. Marami pong mga gano'n. Nahaluan po ng mga matatanda na pangkaling na sana o malapit ng ikal. Oh, yung no! Mga hinahalo po. Yung may mga instances po na ganun, mga kagandang buhay, kasi nakaya ng kanilang konsyensya. Aww. Kasi kung hindi ka anis sa negosyo, depende po yan mga kagandang buhay kung kaya ng konsyensya mo eh. Eh kaya mo naman ng konsyensya mo na ihalo ang iyong mga bibi na malapit ng ikal. Eh, baliwala na yun, kaya ng konsyensya mo eh. Pero meron po talaga mga farmers na anis. Aww. Kaya, syempre, kung honest po tayo, that is the best policy po. Kaya, taas na po tayong makatingin, taas na po tayo sa buhay natin, dahil honest po tayo. So, sabi nila po, 1 month pa lang po itong mga bibi niya. So, mayroon pa tayong 4 months na alaga nito bago mag-umpisa ng pangingitlog. Tapos, umpisa po ng pangingitlog nila. Ang liit po ng itlog. Ayan. Oh, napakaganda nilang tingnan. Pero pag mature na po ang ating baby, lumalaki din po. So, medyo lumalaki din po ang presyo ng isang tray na itlog. So, dito po sa lugar namin sa Aklan, ang bintahan po namin ng
Full sale price namin dito sa itlog alat is 17 pesos. At pinapa-wholesale din po ng mga tindahan ng 20. At pag sa ano na talaga, mga tindahang maliit na retail, nasa minsan 23 or 25 pesos na po. Depende po sa laki. Kasi kung medyo malaki-laki ng itlog, kasi assorted po kasi yan ang bintahan, mga Kaganang Buhay. Hindi mo po mapipili yung sizes po sa isang tray. Oo, meron din pong malaki-laki. Different sizes po yun. Walang sizes po yung itik, yung itlog alat. Oo, assorted po ang size, mga Kaganang Buhay. Kaya ang ginagawa po ng mga tindahan, yung pinakamalaki, binibenta po nilang 25 pesos. At yung pinakamaliit, binibenta rin niya mga 22. Ganyan po. Kung sa amin po sila bibili, 17 pesos po yung aming wholesale. Pag binenta nila ng 22, de may 5 piso na sila. 8 peso talaga sa isa pag medyo malaki po yung itlog. Kaya di po pwedeng pili dahil siyempre malulugi din po kami. Aww. Kasi ang itlog po ng BB ay assorted din. Oo, yun po ang bintahan namin dito, mga Kaganang Buhay, ng itlog. Pero pagka may retail po sa tindahan namin, yun po, nakakatubo po kami. 20 po yung aming retail pagka bumili po ng 2 piraso lang. Instead of 17 pesos ay nagiging 20. So meron po kaming 3 piso sa bawat isa. Of course naman, understandable naman, mga Kaganang Buhay. Mas malaki po ang tubo sa retail compared po, mga Kaganang Buhay, sa ano, wholesale. So medyo na-stress na po ang mga bibi natin. Sa kakachika-chika natin dito sa loob. Malaki po talaga ang income din sa mga itlog, mga Kaganang Buhay. Lalo pa po i-process natin, itlog alat or balot. Laki talaga. Dahil iba po ang presyo niyan pag hindi pa process. Para po magkaroon tayo ng customer na tuloy-tuloy, siyempre process natin, mga Kaganang Buhay, kaysa ebenta natin sa nagpa-process din. Tayo na lang po talaga yung mag-process. Yan, ibabad po natin sa lunang na may asin, iluto. May mga discarded din po dyan para hindi papalpak, mga Kaganang Buhay, at maganda po ang lasa. O, tama po na mga days sa pagbabad, tama din po na oras sa paglaga. Kaya napaka-exciting po ng journey ng itik din, mga Kaganang Buhay, lalo na po kung kumikita na. Yay! Oo, at makakatipid po tayo sa feeds talaga pagka may ganito po, mga Kaganang Buhay, may source of water tayo. Ayan, kagaya po niyan. So, halimbawa, may nabili kayong lupa na may source of water, perfect na perfect po sa BB o sa itik, ay napaka-lucky pong blessings. Ayan. So, open naman kami dito sa mga nagtatanong, magkano yung kita namin, magkano yung puhunan namin. Kailangan lang po talagang makapag-inspire po tayo sa ating mga viewers, sa ating mga kabarangay. Ganyan, wag po tayong maramot, mga Kaganang Buhay. Kasi sabi ko nga, kung mag-alaga din kayo, pwede namang ibenta nyo sa amin yung itlog nyo pagka ayaw nyo pong iproseso. Kasi napakalapki po ng market natin, imagine. Doon pa tayo sa Luzon kumukuha. Kaya dito, tulungan lang po, mga farmers. Kaya yan lang po ang ating sinasabi sa ating mga anak, no, na pakisama talaga. Pakisama sa mga kapitbahay natin. Yan, para paano natin sila makonvince kung madamo tayo sa mga ideas, di talaga yan makukonvince sila. Kasi mayroon pa talaga mga tao na hindi nila love yung agriculture. Aww. Mga tao pong ganun. So ito puguan ni Ron, nung tagtumal po, mga Kaganang Buhay, hindi naman natin maiwasan yan, may mga tagtumal season. Di ba, mga Kaganang Buhay? Nagpugulat din po si Ron, na-inspired pa po siya dito sa mga bibi niya, gumawa siya ng itik na itlog alat. Sinubukan niya rin po dito sa kanya pong pugo na mag-itlog alat din. At nakita naman niyo sa ating mga vlogs, kinukulang na po, mga Kaganang Buhay. Ang takot lang niya kasi dati, baka hindi po mag-success. Kasi sabi, hindi sanay dito yung mga tao sa itlog pugo po na itlog alat. Pero, ang ano po kasi, mga Kaganang Buhay, ang tibay ng loob, ang pagsubok, talagang maging successful talaga yan.
kung pinagsisikapan natin. Minarket din niya, mga kagandang buhay. So, uwi na kami. Yan. Itong mga kasama ko na to, mga bagong agri-venturer. Oh, sana ano ha? Mga pharmacist. Mga pharmacist? Okay. Oh. Ayan. O, mag-guide natin yung mga anak natin para po dito sa ventures na to. Ako, proud na ako kay Ron's Farm Official po, mga kagandang buhay. Dahil, ayan, kaya na niya pong tumayo sa sarili niyang paa.